everyone, it's me, Shirinami, and welcome back to Quickie by Shirinami. And for today's episode, kasama ko si Miss Arky. Ayan, kaway-kaway ka muna sa mga fans Hello. Mo and followers Hello, sa social Hello media. Po. Isa siyang tattoo model and nude model. Yes. So, alin nga ba yung umpisahan ko doon? Siguro doon tayo mag-start as a nude model. Yeah. Kailan ka nag-start doon? Nag-start ako bilang model, like 16. 16? Pero hindi pa po nude. Parang model lang bag, model lang damit, something like that. So, nag-start ako ng nude parang around pandemic. Ano to lang? Yes, trinay ko siya. Trinay ko siya kasi parang parang nag-picture ako sa mirror. Tapos parang, okay. Okay naman pala yung bag. Paano nag-picture sa mirror? Mahigit kasi ako mag-ano. Paano? Kinakausap mo yung sarili mo or like, ganun, in mind? Exactly. Kinakausap ko yung sarili ko sa mirror, parang mahilig din talaga ako mag-model-model. So, trinay ko siya once. Sabi ko, okay, parang may art akong nakita sa katawan ko. So, parang nag-search ako na kung sino yung willing na mag-photographer as a nude. So, meron naman akong nakuha, tapos doon ako nag-start. Na... So, bago mo tignan yung sarili mo sa mirror, paano, saan mo siya nakita? Paano ka nagkaroon ng motivation to, ano, or inspiration? Actually, sa mga artista din talaga. Nakita ko kay Ellen Adarna, grabe, sobrang sexy niya. So parang, why not, di ba? Kasi ginagawa, kaya din naman nila. So feeling ko kaya ko din May naman. May mga friends ka rin model? Meron na naman nude po. Model din? Oo, meron naman. Bago mo gawin yun? Ay, hindi, wala. Okay. Wala. So parang wala kang idea about that? Nakita ko lang talaga sa mga artista din talaga siya. Tapos dun ko na-open na parang, okay din pala. Pero yung family ko nung una parang, ayaw pa nila. Tapos yung mom ko, very supportive kasi talaga ng mom ko. So parang okay lang, go. As long na masaya ka. As long na wala kang tinatapakang tao, go. So yun yung sabi sa'yo. Doon ako na-motivate lalo na parang, okay lang pala sa mama ko. Doon ako meron nag-start. Meron din ba mga nang-down sa'yo ng mga relatives, friends? Mm-mm. Kasi syempre, dito sa Pinas, ang nude modeling is exactly. Sabihin nila bastos, yes. Diba? Yes. Parang feeling nila hindi nila feel. Pero kasi pinapaliwanag ko sa mga titas ko na parang iba yung henerasyon sa henerasyon ninyo. Conservative kasi before yes, eh, no? Yes, exactly. So parang kailangan ko pang buksan yung utak nila na ganito ako eh. I mean, ito ako, dito ako masaya. Kung ayaw ninyo, ay hindi ko naman ipi-please lahat ng tao eh. I mean, hindi mo naman mapi-please lahat ng tao na parang tanggapin ka or whatsoever. Mm-hmm. So wala na silang nagawa. Hindi na nila ako napigilan talaga. Oh. So sa unang photo, sa first photo shoot mo, anong concept, anong theme ganun? Yung unang shoot ko, literal nude talaga eh. As in hubad talaga. Yes. Hindi pero ka, parang hindi ka na ilang. Ako sa mind ko, parang wala pag nagsushoot ako ng nudes. Hindi ko iniisip na may ilang ako. Parang ba't ako may ilang? Parang wala lang talaga sa akin at all. Kasi kaharap ko yung photographer. Hubad talaga ako. Tapos meron pang time na parang lalagyan ako ng oil para parang kumikinang-kinang. Yung photographer yung naglalagay. Pero hindi ko kasi nilalagyan yung utak ko ng dumi. I mean, parang trabaho lang to. So, okay lang. Ayan na, naririnig nyo na ha. Kasi yung iba dyan, marami na nito sa mga pipi. Wala eh. I mean, nasa kesyo, tao. Kesyo, ano ka, nude model ka, kailangan. May karapatan na silang mambastos, diba? Hindi nila alam yung art dun eh. Parang, bahala na kayo. Pero may art kasi talaga. May art talaga doon, lalo na yung mga posing. Mm-hmm. Tsaka ang hirap pa. Ang hirap ma-achieve noon. Lalo na kapag hindi mo siya ma-achieve, parang napu-frustrate ka. Parang bakit hindi ko siya ma-achieve. Pero time to time, parang okay na. Na-achieve ko na yung gusto ng photographer. Merong time na parang papatalunin ka. Alam mo yun? Talaga? Ang hirap. Pero worth the price din naman kasi pag may TFS. So okay lang. Kaya hindi ganun kadali mag-model ng nude. As in, kasi nandun yung ilang, pero tinatry namin as a model na tanggalin yung ilang. Kasi iniisip ko na professional ka na photographer, so kailangan ko din maging professional na model sa'yo. Yun na yung iniisip ko. Speaking of professional, meron na bang unprofessional na photographer na na-encounter mo? Oo, meron. Talaga? Yes. Di naman talaga mawawala yun. As in, parang yung photographer na yun first time ko lang siya na nakatrabaho.
Pero that time kasi, ang tagal na namin nag-uusap. Para ang tagal nang pinaplano ng shoot. Pero wala talagang, walang nagaganap. Puro lang drawing. Until dumating yung day na parang okay niyaya niya ako. So okay din ako. So parang nag-check-in pa kami nun. So ako parang kinabahan ako, bakit dito? Wala ka bang studio? Talaga, siya nag-insist na mag-check-in? Oo, siya. So ako naman, ah okay, pero bakit dyan? Parang nagtanong ako, syempre. Oh, ano na yun eh, check-in hotel, na. Hotel na yun eh. So, bakit dyan? Ang sabi niya lang, madami na akong na-shoot dito. So, ako, okay. Eh, nung pagkakita pa lang namin, dalawa, parang inangasan ko na talaga siya na parang hindi mo ako mababastos. Ako yung model na hindi mo mababastos talaga. Ano sabi niya sa'yo? Parang, sabi niya, ang liit mo pala sa personal, no? Ang dami niyang chinika sa akin. Actually, machika talaga siya. Tapos, lately ko lang nalaman na marami talaga pala siyang issue. Tapos, trinay niya ako, sinubukan niya ako. Like, parang... Na, sinubukan na ano? Sinubukan niyang hawakan yung mga parts na hindi naman dapat. Tapos, parang nag-insist siya na... Kasi yung photographer na iba, parang nagtatanong na, gusto mo ba ikaw nalang maglagay ng oil sa katawan mo? Alam mo ba, siya talaga yung nag-insist na lagyan na kita ha. So ako okay, pero nakaganyan. Sa buong whole body ko talaga. So nakaganyan ako, nakatrip yung boobs ko. Parang okay, sige. Tapos maya-maya, parang iba na yung, alam mo yung lamas talaga. Ganun na yung lamas mo. Napaglagay na buong ginaganan na yung boobs. Oo, may something talaga. So parang, parang bakit ganun? Hindi naman pag iba na talaga yung ganyan. Feeling mo. So parang, hindi ako na, nag-insist na ako na parang ako na. Tapos nagtanong siya sa akin. Ano? Sabi niya, try mo lang. Sabi ko, no, hindi ako ganun. Try mo lang. Try mo lang. Siguro, try ko lang siya or what? I don't know. Pero yun yung sabi niya, try mo lang. Sabi ko, no. Model ako eh. Iba yung pinunta ko dito sa... Nasa utak mo eh, parang gano'n yung nasa. Wala ka pa naman yung encounter na photographer na nang aamoy ng underwear. Wala pa naman. Kasi ang daming gano'n, di ba, na instances. Wala pa naman. Buti na lang talaga. Wala pa naman. Pero ano yung favorite theme na nagawa mo na as ano, nude model? Siguro yung last shoot ko kay ano, sa photographer ko na the best talaga si Chad. Yun yung parang vintage look. Vintage. Yes. Kung maalala mo yung pinakita ko sa'yo kanina, ganun yung ano, aura niya. Parang makikita, wala akong face eh. I mean, body lang talaga. Tapos parang in-edit niya na clean up niya yung ano. Tapos makikita mo yung hulma ng katawan. Tapos minsan, pag nakikita ko yung mga shoot ko na yun, parang, shit, ako ba to? Parang sa sarili ko, tinatanong ko, kaya ko pala. I mean, ako to, na-amaze din ako. Parang, yung sarap sa feeling pala na parang na-achieve ko din. Parang natutuwa din talaga ako sa mga outcome ng mga shoot ko. Paano mo ini-internalize yung sarili mo before doing the photoshoot? Ano ba? Nafe-feel ko lang na i-excite ako. Parang may something bago na naman parang sa automatic, akin. Parang automatic na yun. Yes, matik na sa sarili ko na parang, okay, parang may bago na naman akong ilalabas. Parang, ito na yung inaabangan nyo na naman, parang something ganun. Na-excite lang ako sa sarili ko, ganun. So, na-mention mo sa akin kanina na nag-try kang mag-aluwa. Yes. Kailan yun? Kailan ka nag-start? Nag-start ako nung pandemic. Trinay ko siya kasi parang, saan ko ba nakita? Parang may friend ako na nag-aaluwa din. Tapos parang tinanong ko siya, sabi ko, paano yan? Tapos binigay niya sa akin, tapos nag-register ako parang, okay, nagkakapera din talaga. Pero need mo lang nga mag-post. Ako, parang hindi ko na siya kinarir talaga. Ano mga pinost mo doon? Nudes. Yung mga shoots ko. Yung mga shoots ko? Oo, mga nudes na shoots ko. Doon ko pinupost. Kasi nakikita siya na sa hanggang ibang bansa eh. So, pag-subscribe, makikita talaga yung nudes. Pero if hindi sila nag-subscribe. Yun pa lang, wala namang something na... Like, nagpi-play ka, mga gano'n. Ay, wala. Literal. Pero sa iba, nakikita ko yung content ng ibang Aluwa creators, nakikita ko talaga meron. Meron silang videos. Pero ako, kasi parang hindi ko siya kinarir. Parang, okay lang na nandyan, may account ako, okay lang. Okay lang din na mag-post ako, okay lang din na hindi, parang something gano'n. Meron ka na bang... Nagustuhan ng photographer? Ay, oo. Ay, talaga? Nagustuhan talaga. Hindi, nagustuhan na as in personally. Yung love, ganun. Oo. Hindi naman parang infatuation, mga ganun. Parang wala. Wala naman. Pero yung favorite lang, meron. Pero meron. Yung gusto na crush, something ganun. Wala na. Sa favorite, meron, bakit? Meron naman. Kasi very, siya eh, paano ba? Very mabait, tapos very professional din talaga siya. As in, ganun. Kaya ako siya nagustuhan. Kasi very professional siya. Wala siyang bastos, hindi siya manyak, wala. Nag-try ka na rin magsuot ng mga costume.
Oo naman. Anong favorite costume mo? Bunny? Or katulong na lang siguro. Uso-uso talaga yung mga maid. Oo. Para ang cute kasi tingnan kapag maid. Ang nagagandahan din ako. Natry ko din yun, yung pag-maid-maid. So, sumasali ka sa dutdutan, tama? Mm-mm. Sa dami mong tattoo? Yes, nagdutdutan ako last October. Naging model. Lang. Oo, nito lang. Nitong taon? Mm-mm. So, ano naman, kamusta naman yung experience? Grabe. First time yun? Oo, first time ko yun. Ang saya. Parang alam nyo, kahit pagod ka, pero kasi ang daming artista na nandun. Parang, no-overwhelm ka na, nakikita mo sila, parang, hala, swerte-swerte ko naman kasi nandito ako, kung saan ako ngayon. Parang ganun lang. Kahit naman yung ganito, parang feeling ko, sobra talaga akong swerte kasi na-interview mo ako, nandito ako, di ba? Maano kasi ako, parang tag dito, very konting bagay lang, na-appreciate ko talaga. Mm-hmm. Kaya nung sinabi sa akin, i-interviewin na kita, ay talaga, go, natuwa talaga ako. Napanood mo, friend siya ni, ano, ni Christian. Yes. Yung, mm-hmm, ano, episode sa, oo, ano, dan, Quickie by Sherry Nami. So, ang dami rin yan, chika. Mm-hmm. Kaya ako natutuwa ako at na-refer ka niya sa akin na ma-interview. Kasi, actually, first model ka na yung sumali sa dutdutan. Ah, dito na na-interview. Mm-hmm. So, dahil nga, speaking of tattoo, nakatanggap ka naman ng mga hate comments about your... Oo. Hindi din talaga mawawala sa tao yung mga ganun. Hindi ko din alam kung anong trip nila. Baka hindi lang sila pinayagan ng nanay nila magpatato. Mm-hmm. Tapos sa amin na lang binabaling. Pero marami, marami talagang mga hate. Oh, may mga kinala rin ako model talaga na mga sexy na maraming tattoo talaga. Tapos parang hindi pa rin nila tanggap na, eto kami eh, gusto namin to eh. Parang may time na parang nasa simbahan ako, nagsisimba. Parang ang sama talaga ng tingin niya sa akin. Yung matanda, so inisip ko na lang, kasi siguro sa nung panahon nila, walang ganito eh. Yung generation nila iba sa generation namin ngayon. Pero madami, madami. Pero ang hot kaya ng mga babaeng may tattoo, sobra. Parang gusto ko na magpalagay dito. Bakit to, Ugo? Meron ako tattoo dollar sign sa puwet. Nakita ko. May kumakatok ba? Sorry. Ah, wala ba? Kala ko may kumakatok. Ayun, meron din akong tattoo na ano, nakita mo yun? Oh, nakita ko. Parang nakita ano, parang nanonood ka. Napag-aalataan. Napag-aalataan. Pero doon din naman tayo pupunta sa tatanungin ko. Mamaya. Mm-hmm. Mamaya pa. Pero yun na yung unat ano mo rin na pagsali sa mga tattoo contest competition. Yung dutan. Actually kasi nung sumali ako ng dutdutan, hindi ako yung tinatuan. Model talaga model ako. Yung rumampa din talaga, like bikini contest. Bikini contest. Ganun, nag-bikini contest ako sa dutdutan na event. Pwede ba natin i-flash sa screen yung mga photos niya? Oh, na, meron diba? Naman, meron naman ako. Nung mga nakita ko, may pinakita ka sa akin na yung tattoo mo sa may puso. Ah, oo. Ang ganda noon. So anong meaning nung tattoo mo sa bandang? Hanya siya. Parang feeling ko lang strong ako kasi nakaya so, ko siya. Malapit na siya sa ano, sa, actually, ano diba? Sa Bulaklak. Ang lapit niya na doon. Nandun dun. Na nga, nandun na yung medyo baba niya. Nandun oo. Na yung, nasa upper na siya. Sobrang sakit. I mean, speaking of tattoo din, may mga nambasa sa sa'yo tattoo artist? Wala naman. Hmm. May napanood akong vlog. Na yung, sino ba yun? Ayoko na pangalanan, pero parang lagi siya nagtatattoo banda sa banda doon, sa baba ng babae. Sa Bulaklak. Parang gusto ko nga siya itry. Actually, masakit. Feeling, oo. O parang, nagpapawax lang. Ah, pwede. Pwede. Yes, oo. Pwede naman. Feeling ko kaya mo naman. Parang gusto ko magpalagay ng edits. Edits sa tattoo. Charot lang. Alam mo, meron kaming kaibigan. Hindi, meron talaga kaming kaibigan na parang dito yata meron siyang tattoo ng edits. Talaga? Legit, dito banda. Sabi ko, ang angas mo naman. Lalaki pa yun ah. Mm-hmm. Sabi ko, ang laangas mo naman. Dito niya pinalagay. Hindi ko alam bakit doon niya pinalagay. Pero naangasan lang din ako. Kasi lalaking tao eh. Ba't ka may ganun? So kapag may edits na tattoo, maangas. So kung mapagtitripan mo sa susunod na tattoo mo, ano gusto mong tattoo na wild? Ay, naisip ko na yan, pero sobrang wild din kasi. Ano yun? Parang, yung word siya, parang hardcore. Dito siya nakalagay sa likod ng legs. Parang wala lang, maganda. Hard tapos core. Core. Oo, parang pag pinagsama, hardcore talaga. Galing. I'm watching you. Ang galing. Buti na tanong ko yun, oo. Pero naisip mo na talaga. Mm-hmm. Ba't mo naisip? Wala lang, parang
gusto ko lang kasi may tattoo naman na ako eh. Tapos yun yung pinaka-wild na gusto kong magkaroon ako na tattoo. So, syempre bilang nude model, naka-receive ka na ba ng mga indecent proposals? Opo. Actually, ang dami talaga. Madami. Like, ano yung mga sinasabi sa'yo? Ino-offer, ganun? Tinatanong nila, magkano yung isang gabi mo, kaya kong magbayad kahit magkano ka, parang ganun. Tapos parang may time na sobra-sobra na kasi sobrang dami. Mm-hmm. Pinost ko na talaga sa Facebook yung isa. Sabi niya kasi doon sa akin, magkano ka ba? Mm-hmm. Kasi parang kabastos-bastos ka naman. May ganun? As in. Tapos meron pa doon na parang, porn star ka ba? Parang na, bold ka na lagi sa post mo eh. Parang ganun sabi ko. In-unfriend ko talaga siya. Kasi parang sobrang kitid ng utak mo na kasi pagkaganin. Pag ganun, pag nag-swimsuit ka sa photos kasi iisa na lang yung isip ng iba. Yes, ng mga parang lalaki. Hindi naman hindi lahat. Hindi ko nalalakot ha, baka sabihin pero yung lalakot ko. No? Iba talaga, parang ang kitid talaga ng utak ninyo. Wow. Hindi naman lahat, pero makitid talaga yung utak nyo. Sabihin na natin, kabastos-bastos siya, siguro sa utak nila. Pero sa ibang tao naman, art pero talaga. Bilang babae, kasi yung parang magsuot ka ng sexy, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam, di ba? Oo. Na mag-post lumabas ka nga lang ng walang bra, masarap na eh, di ba? Oo nga eh. Tapos parang pag nakita nila yung ano mo, utong mo, parang ang awkward oy, sa kanila. Oo, sa Amerika ha. Hindi sila nag-bra. Exactly. Parang totoo si Dua Lipa sa Wish 107.5 taong parang ano ata, 2018. Nung kumanta siya doon, dito sa Pinas, wala yung bra. Di ba? Oo. Bakit pag ibang tagi-ibang basa yung gumawa, eh, okay lang. Tapos parang tayo, parang hirap-hirap nilang intindi. Oh, gusto ko na nga rin lumabas ng walang bra kasi wala naman dede. Ay, ako talaga ginagawa ko din talaga yun. Ang sarap sa pakiramdam. Minsan lalabas ka walang panty, alam mo yun. Mm-hmm. Naka-receive ka na rin sa ng mga messages ng mga dick pics po, ganun. Oo. Marami. Ewan ko, hindi ko naman hindi sila mabilang. Hindi ko na mabilang. Tsaka hindi ko sila masisisi kung ganun silang klaseng tao eh. Ano yung mga sinasabi sa'yo sa DM? Parang, alam mo ba? Parang bastos kasi. Parang, sige na nga. Parang, alam mo ba pinapantasyahan kita? Okay. Ikaw yung tinitignan ko nung nagaganon ako. Yung parang ganun. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Ano eh. Parang sira ulo ba to? Isipin na lang, okay, sexy pala ako oo, talaga. Diba? Parang hindi ko alam ganun. Yung kabilang banda. Parang matutuwa ako or nababastusan ako. Pampataas ng followers oo. Din. Pampataas din oo, ng ano rin yun. Hindi ko din alam likes. Kung bakit nila nasasabi yung ganun. Pero minsan dapat di na pinapansin yung mga... No, yung hindi ko na ako. Bala, bahala ka dyan. Oo. Parang okay na. Okay lang. Pero ang dami ko rin nare-receive ng mga diba? Ano. Hindi ko alam. Meron pa nga kahapon sabi niya sa akin, pwede ba i-rate mo yung edits ko? I-rate mo daw kung gano'n kalaki. meron. Feeling ko meron din gumagawa sa'yo nito. Nagsisend na lang sila, bigla-bigla ng edits. Mm-hmm. Ang daming nang gagawin sa akin, sa IG ko, ang dami, send lang sila ng sentence, parang may time talaga. Eh ako, loko-loko din talaga ako, minamayday ko talaga sila. Mm-hmm. Minamayday ko, screenshot ko, ah, gusto mo ah. Eh, minamayday ko talaga sila. Parang hindi ko na mabilang eh kung ilang lalaki na yung nagsisend sa akin ng edits nila ha. Parang in the middle of nowhere lang talaga, may matatanggap ka na message, request, para pagpint ko, ay, halo ka naman to. Magugulat ka din na talaga. Na oo. Ano ba to? Biyaya ba to? Ano? Kasi medyo yung iba, malaki din talaga. Biyaya ba to? Ano? Biyaya ba to? Ano ba to? Pero kasi yung iba din talaga, medyo kalakihan. Pero parang, magugulat ka syempre, hindi ka ano hindi ka aware na may ganun eh. Kasi yun, marami din sila, mga bastos din talaga to. May mga may na-encounter ka na nag-DM sa mga model din na lalaki? Wala. Ay, meron. Siguro mga isa, dalawa, ganun. Nagkagusto sa'yo? Talaga? Oo, nag-pini-PM niya pa nga din ako until now, pero hindi ko na siya pinapansin. Bahala ka dyan. Hindi naman nagsasend ng, ano, ng edits. Hindi naman, hindi naman. Ano lang siya, consistent lang siya, nandun lang na siya. Na hi, hello. Oo, oh, hi, hello, ganun. Ganun. Tapos parang niyayaya niya lang ako mag-photoshoot, pero hindi. Marami ka nang na photoshoot, no? Mm-mm. Ewan, parang porte ko din talaga. Parang alam mo yung graceful ako pag nasa studio ako na okay, shoot na, parang ganun. Parang ilang beses sa isang linggo or ilang beses sa isang buwan? Pag sinabing linggo, siguro tatlo. Oo? Oo. Tapos iba-ibang yes. Location yun. Tapos may minsan malayo, nakakarating pa akong Tagaytay. Mm-hmm. Parang saan nila makikita yung mga photos na yun pala?
sa Instagram ko, meron ako sa Instagram, makikita nyo doon. Minsan, actually, active talaga ako sa IG ko. Sa Instagram ko talaga. Lahat pinopost ng mga nude na, ano ko, na photo shoot. Nasa IG ko lang lahat. May mga friends ka ba na nagsisimula pa lang as nude model? To be honest, wala kasi akong friend na model na din eh. I mean, ah, talaga? Yes. Lately lang ako nagka-friend, like kagaya kay ate, ano, fish na. Late ko lang din sila na, ay, hindi naman kasi siya nag-nude ata. Mm-hmm. Or content lang. Lately lang din ako nagka-friend na model. Mm-hmm. Yung model dahil na... Dahil din sa... Oo, sa pagmo-model ko din. Pero yung friend talaga na simula nung dati. Kasi iniiwasan ko din ma-attach eh. Mahirap kasi ako ma-attach. Narinig ko yan sa, last shoot namin ng podcast. Talaga? Oo, ganyan din. Ganyan din yung pananaw ko before, para ang hirap ma-attach din. Sa isa, kasi ko-model mo. Ganun. Oo, mahirap. Kaya as long as, hindi ako... Okay, may care ako sa'yo as a co-models, pero yung sobrang, nahihirapan kasi ako kasi mabilis ako ma-attach sa isang tao, lalaki, bakla, tomboy, kahit sino. Mabilis talaga ako ma-attach. Pero ano ma-advise mo sa mga gusto pasukin as, nude models? Be yourself na lang siguro, and then, if pag na-try ninyo na mag-nude models, na feel ninyo na, okay, parang fit in yung sarili nyo doon, why not? Ipagpatuloy nyo lang. Kasi doon din ako nag-start eh. Parang syempre, wala din akong alam eh. So, yung parang una, parang nailang ako. First time ko yun eh. Pero, nung time goes by, parang okay. Nag-research ka rin naman about that? About nude? Nag-research ako minsan. Kung hindi ko alam kung paano minsan kasi yung client namin may gustong ipa-post. Like parang may post. Ano yung pinakamahirap na post? Ay nako. Yung siguro yun yung pinatalon ako. Tapos bumagsak talaga ako. Naka-lingerie ako. Puro pa ako oil. Tapos naka-boots ako. Nadulas ka? Nadulas ako. So parang yun yung pinaka grabe na nagawa ko na shoot. Kasi galing akong upuan eh. Tapos parang tumalon ako. Eh, di ako nakabagsak ng maayos kasi madulas nga. Nakaboots pa ako. So, yung worst experience mo kanina is yung kaninang kunento mo. Yun yung worst experience mo talaga as sa ano? Yes, at all. Yun na yung pinaka-worst. Ano yung best? Yung best photoshoot or... Oh, yung pinaka-masaya, mga ganun. Ay! Siguro pinaka-easy, yung... mga ganun. Oo. Oh, siguro yung last. Kasi... That's why naging favorite photographer ko din siya. Kasi dahil yun, easy talaga siya kasama. Yes, easy lang talaga siya. Alam mo yung, hinahayaan ka lang niya, parang click lang. Ginagawa niya lang yung trabaho niya talaga. Like parang hinahayaan niya ko, go, graceful ka lang dapat. Tapos siya click lang na siya ng click. So, ang kalabasan, sobrang ganda talaga kasi ng outcome. Kasi pag komportable ka sa photographer din, di ba? Parang mas malalabas mo kung sino ka talaga. Yes, kaya yung outcome, yung pinakita ko sa'yo kanina, ganun, parang sobrang happy ako kasi yun ako eh, yun na yun eh. I mean, ako mismo yung gumawa nun wala sa utak masungit. Ko yun. Wala naman. Wala pa naman. Nanghusga? Na photographer sa akin. Parang wala din naman. Wala rin. Medyo mababait naman yung mga nakaka-encounter ko. Sabagay, hindi mo naman makakamit pag hindi naman mabait eh. Kasi kung una pa lang naman eh, malalaman mong may attitude din. Bakit ka pa makikisama? Diba? So yung... Friend mo si Krishna, tama? Yes. And she's Viva Max artist. Ikaw, na-offeran ka na ba? Actually, oo. Talaga? No. Yes, na-offeran na po. Kami, kasi medyo madami din ako, nakapera na din. Pero anong, waiting. Feeling? Parang, syempre, nagagalak, natutuwa. Kasi, swerte ako eh. Kasi, very, very lucky ako kung mapabilang ako, mapabilang ka sa ganung industriya. Parang, sobrang big deal na sa akin. Syempre, napapanood mo na yung mga video na ginagawa, yung mga content na ginagawa nila. Ready ka naman to do that? Ready naman. Parang why not, di ba? Kung magkakaroon ka ng project with them, ano yung gusto mong story? Ay. Siyempre. Why? Kailangan, ha? Parang wild agad yung naisip ko. Siyempre. Sige, push. Ano ba? Parang gusto ko maging katulong talaga. Katulong talaga. Tapos amo yung Wala lang. Parang okay lang parang ako. Parang pag inosente tapos katulong, di ba? Ganun. Parang wild lang talaga yun. Grabe. Na-aware ka rin na nagpa-plaster sila.
yung mga ganon. So, nagulat ako. Sabi ko, grabe, talaga ba? Kaya ate kasi natanong ko kay Kish. Sabi ko, grabe. Kasi pinakita niya din yung mga ano niya, yung mga shoots nila. Ang wild mo din, ha? Sabi ko sa kanyang wild mo din talaga, ha? So, natuwa din ako sa kanya na. Kasi, kung hindi din dahil sa kanya, wala din ako ngayon dito. Kaya, grabe din yung pasasalamat ko din sa co-models ko, model ko na yun. Mabait din talaga yun, eh. Pero what if dumating yung time na nagshoot ka as an artist, tapos naka-plaster ka, kailangan mo tanggalin yung plaster dahil masakit. That gagawin mo? Pwede. Pwede. Kasi, pwede kung pwede kong gawin. Kasi parang siguro nasa isip ko, ano kayang mangyayari? Parang, open ka naman. Open naman siguro. Hindi. Depende siguro sa situation. So dahil na-mention natin yung Viva, nanonood ka rin ng porn? Of course, yes. Kailan yung huli? Siyempre yung huli. Medyo matagal na din. Pero nanonood talaga ako ng porn. Sino ba yung hindi? Ano yung favorite na pinapanood mo? Actually, girl to girl talaga. I mean, yun yung the best para sa akin. Mm-hmm. Pero nakakanood ako ng girl boy. Mm-hmm. Pero pinapanood ko talaga yung mga G2G. Oo. Bakit? Parang mas nalilibugan lang ako sa kanila. Bakit pare-parehos naman tayo dito? Diba? Parang pare-parehos tayo. Mas nalilibugan ako sa girl to girl kaysa sa boy or girl. Ewan ko lang. Iba yung, basta iba. Ako rin eh. Madalas eh. Diba? Madalas talaga. Parang ako din. Ayoko na lang, ano, girl boy. Ewan ko eh. Hindi ko din alam sa sarili ko. Parang tinatanong ko nga minsan, normal pa ba yun? Hindi, siguro normal pa yun. Oo, kasi ikaw yun, diba? Normal pa naman. Para, ano yun, ano, thrill. Mm-mm. Thrill din. Sa sobrang adventurous ko, patay lalaki sa lalaki pinapanood ko. Talaga? Yes. Parang wala lang, siguro, Lalaki sa lalaki? Oo, ay. Pinapanood ko? Mm-hmm. Oo, nakakanood ako na porn. Pero yung lalaki, wala pa naman. Wala naman. Pero in real life, kailan ka unang? Na virginan? Mm-hmm. 21 years old. Ay, late bloomer yun. Oo. Late bloomer yun para sa henerasyon natin. Kasi yung mami ko medyo medyo ano siya eh. Mm-hmm. Banal. Ako naman mga 18. Huh? Oo, sabi ko, pag tungto ko ng 18, gagawin ko lahat ng makasalanan. Ayun! Ayun, gumimik ako, uminom ako, nag-yossi ako, nakipag ano ako, ganun. Tsuktsakan na, no? Tsuktsakan agad. 21 ako na, ano, virginal. Late na rin. Yes. Hindi ko din talaga makakalimutan, syempre. Dinugo ka ba naman ng pakarami? Totoo ba yun? Bakit ako hindi? Talaga ba? Oo. Hindi, feeling ko, nagbabike ka ba? Yun nga yung sabi nila sa akin eh. Baka naman nag, ano ka, yung parang bike cyclist time. Bike yeah. Hindi. Wala. Oo. O baka jutes. Oh, feeling ko din. Malaki kasi nakausap. Para sa'yo, the size matter. Yes. Bakit? Tangina, hindi na ako magpapakipokrita dito, ah. Pero kasi, gusto ko din naman masarapan eh. So, kailangan so, talaga. So, pag ano talaga, pag malaki talaga, masarap. Yes, okay na. Sold na ako dun. Okay na ako dun. Size or performance? Sagutin. Parang ang hirap naman. Size pa rin. Size. Kasi, nagsisex, I mean, ako yung, gusto ko yung ako yung nagdadala. Kaya mas okay lang. Mas okay sa akin na kahit hindi ka marunong, basta ducks ka lang. Ay, taray. Okay lang. Parang ikaw na bahala. Yes. Kaya pala gusto mo ng maid na role. Oo, ikaw na bahala sa lahat. Ikaw exactly. Magsiserve. Ganun. Ikaw na magsiserve ng dinner, ng lunch, ng breakfast. Oo. Talaga. Ang kulit. Ang kulit. Pero meron ka bang wild fantasy? Ay, oo. Ano yun? Yung itatali ka. Ah, mga BDSM. Yes. Pero nagawa mo na siya sa photoshoot, yung mga tinatali-tali. Hindi pa. Hindi pa siya. Hindi ko pa siya na-try, pero gusto para, mo? Oo, gusto ko siya. Kasi hindi ayan ko. Ayan yung mga nakikinig ng photographer. Gusto ko siyang itry. Gusto ko siyang itry yung tali-tali. Kasi may ganun eh. Nakita ko yun, mga shoot na yun nakatali. So yun na nga yung pinaka gusto kong fantasy is yung tinatali ako. Tapos yung parang wild din talaga kasi ako. Gusto ko yung medyo mag-explore pa. Nasasaktan ako. Parang sinasakal. Ah, talaga? Like. Pero huwag naman yung hindi na ako makahanga. Oo, siyempre. Mamamatayin ka. Mamamayang mamatayin na ako. Yun yung gusto ko. So, shoot din wala pa yung mga photoshoot? Wala pa. Yung tinatali-tali. Wala pa naman. Parang may
nag-guess na yata kami sa podcast na gano'n. Si Emma. Oo, si Emma. Yun, nakita ko. Mm-hmm. Mga gusto niya yung mga BDSM, yeah. Mga palaban. Mm-hmm. Si Salome rin, gano'n din. So, gano'n ba yung mga short hair? Oo, oh, kung ano. Gano'n ba yung mga short hair? Ano, mga palaban, palaban talaga. Mga palaban, tapos ano talaga, BDSM, talian talaga. Mm, talian ang gusto. O, gusto ko pinapalo. Ano favorite position mo? On top. Ooh. Gusto ko lang. Ako nga, yung sabi dumadala. Mo nga na gusto mo ikaw yung gumagalaw talaga. Reverse or harap sa partner? Harap. Ooh. Parang nagkakabayo lang. Oo. Oo, ganun. Sino favorite na porn star? Sa Pilipinas ba? Or sa... Hindi, kahit saan. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Siya rin pinapanood. Tsaka si Maria Ozawa. Mm. Ang Waldi Maria Ozawa. Oo, sobra. Nakita ko siya nung ano, before. Sobrang ganda niya din talaga. Personal. Oo. Tapos syempre dito, hindi naman minsan, napapanood din talaga. Mm-hmm. Syempre ikaw. Oo, nandun. Parang ang kulit din talaga ng mga content mo. Grabe to. Wild din talaga. Oh. Kaya nung natuwa talaga ako nung sinabi sa akin, talaga ba? Magpapapicture so, talaga ako sa kanya. Nanonood ka talaga ng content ko? Oo, no. Ano yung kaya hindi nga napanood mo? Yung huli? O yung, siguro yung grab? Or yung katulong ka? Ah, yung katulong. Kaya din. Katulong din talaga. Gusto mo rin pala yung mga gano'n, yung mga boss. Kaya ano. Sabi sa akin, talaga ba? Siya mag-i-interview sa akin. Kaya diba, nung pagpasok pala, nagpa-picture na agad ako siya. Baka kasi mamaya makalimutan ko na yun. Kaya sabi ko, hindi, magpapa-picture talaga ako sa kanya. Do you support safe sex? Yes. With condom yes, talaga? Yes. Kasi sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. Mm-hmm. Kaya safe sex is the best talaga. Na-try mo na rin sumubo ng may condom? Wala pa. Hindi ka na-curious sa lasa, bakit yung mga condom ano product may mga flavor ganun. Pero yun nga din daw talaga yun, kaya may flavor siya kasi pag sinuot pala siya sa edits, kailangan bunganga ang gamit. We? Ah, so hindi mo alam. Okay ngayon. Hindi, ganun pero na-try ko siya. Na-try ko na siya, pero yung pala dapat. Oo, kaya siya may flavor kasi ilalagay mo siya sa mouth mo. Tapos pag sinubo mo yung edits, ikaw maglalagay. Kaya siya may flavor. Tapos doon mo siya chuchupay. Ang wild pala. Alam na, alala ko nung bata ako, parang mga 10 years old ako, nakikita ko yung mga commercials sa TV na, bakit yung frenzy? Oh. Sabi ko, bakit kailangan may flavor? Sabi ko, para saan yung flavor? Kasi na-curious ako. Kaya oo, tinanong ko din. Sabi ko, para saan yung flavor? Mm-hmm. Di naman namin kakainin or what. Yun pala yung ano, purpose niya. Mm-hmm. Sa game. Game na tayo dito sa next na ano natin. Okay. Ito, never have I ever. So, di ba sa mga vlogger, di ba? Yung okay, mga tanong-tanong. Yeah. So, syempre dito yung mga tanong dito. Ano, to the next level okay, talaga to tayo. The highest game level. Ka na. Oh, go. Okay. First. Bakit nawala? Teka lang, babe. Asan dito ako game? First, never have I ever tried public sex. Oh my God! Wait lang. I have. Matuturing ko sigurong public yung hospital, di ba? Hospital? Ano situation? Sobrang wild, no? Hindi. I mean, may ex kasi akong doktor. Aha, okay. Kaya, ay. Yun. Taray. So, parang have... gusto ko ng doktor. Parang iba yung feel. Parang iba yung pakiramdam ng ganun. Naka-ganun. Oo. Tapos naka-ano pa ako noon na. Na-hospital ako doon mismo. Naka-ano ako, swero. Saan yung ginawa? Sa CR. Ng hospital. Oo. Hala? Naway. Parang ano. Parang na-imagine ko tuloy yung crush kong dentista ko. Tapos hindi ko na siya binalikan eh. Oo. Sa sobrang crush ko siya. Diba, inaano niya yung ipin ko. Nakakagat ko yung daliri. Uy! Oo, kaya hindi ko na siya binalikan. Sabi ko, baka maano ko. Baka iba yung makagat mo. Dito. Ay! Oo, kasi dalawa lang kami nun eh. Oo. Kaya yun, naalala ko siya. Naalala ko lang siya bigla. Okay, next. Never have I ever kissed a girl. I have. Kailan yan? Yung last? Mm-hmm. Birthday ko siguro. Oh, may last. So, mayroon pang mga ano yun. May susunod pa. Ano, bakit pa, no? Daming tanong. Ano ba, paano ba? Siguro lasing na kami. Oo. Sino nag-insist? Ako? Mm-mm. Yun.
kinis ko lang naman siya. So friend smack ko lang. Oh, friend ko din naman kasi siya eh. So naaalala ko nung gumimik ako. Siya para sa akin parang normal lang na mag-kiss ako ng girl, ganun. Ako pero huwag yung sobrang French kiss na. Yung huling inom ko, na parang dinera ko, sabi ko, ha? Tapos yung girl na gustuhan niya, ayoko, sabi ko, ayoko, tigilan mo ko. De, pero marami na akong ano, na-kiss na girl. Ako din. Sa CR, kung saan-saan, mga ganun. Meron na rin na parang ano, one night stand, ganun. Na girl? Grabe, wow. Sana. Okay, next. Never have I ever nagka-FUBU. Oh my God. Ah, never. Wala pa naman. Ano bang, ano, matingin mo sa FUBU? Yun ba yung fuck body? Yeah, wala pa naman. Wala pa, ayaw. Never have I ever nakipag one night stand. Wala pa naman. Kaya nga sabi ng kaibigan ko, sabi niya, mukha ka lang pariwara, pero hindi virgin talaga. Pa. Yes. Virgin pa yan. Never have I ever nagkagusto sa gay or bi. Oh my God. Paano mo nagustuhan? I mean, ang pogi niya. Ano siya? Gay? Gano, or bi? Bi siya. Bi siya. Parang ano din siya, dentista din siya. Dentista siya. So parang nung nalaman ko na parang, ay, bi pala siya. Okay, hindi siya na... napatol sa ganito sa ganito. Pero pogi siya. Pogi siya. Parang attract. Ang bango eh. Parang ang linis kasi nila tignan. So parang crush ko siya. Ganun. Kaya ganun. Ako nga kahit mahalikan ko lang, okay na ako eh. Diba? Kaso ayaw niya din. Ayaw niya din. Matry lang. Ayaw niya. Pero nagka-jowa ako nung mga grade 6 ako ng ano. Grade 6? Nang grade 6 ako ng bakla. Oh? Una't huli. Wala, ewan ko bakit nangyari. Grabe ang bata mo pa dun sa grade 6. Parang bling-bling lang din ba, jowa? Papi love, mga ganyan. Next, never have I ever tried threesome. Oh my God, parang hot seat na to ah. Tining! Pero, pwede mo sabihin? I have, All girls kami. Ah, tatlo kayo? Naalala ko yung mga girlfriends ko, pinaplano namin mag-check in yun eh. Nakakairita sila. Kamusta naman kaya sila, di ba? Next, never have I ever nag-send ng nude sa tropa. Tropa? Hindi naman. Never din. No. Ewan ko. Tropa eh. Bakit? Next, last but not the least, never have I ever nagka-sugar daddy. Wala pa, pero sana naman. Tiyari! Ay, so ano daw? Gcash mo? Ano daw Gcash mo agad din? Mga naman dyan. Mamaya papunta naman yung number niya for Gcash. So yun lang, ang wild ng huli, parang pinagpawisan ako sa daming revelation. Yung mainit na yung kilikili ko dito. Ni Miss Carlene. Ay, Miss ano pala? Yeah, Arky. Arky, ayan. Nag-enjoy ka naman. Sobra, nakakatuwa. Ang dami natin yung pag-usapan. Sobra. So, ayun lang. Thank you, ha? At, ano, nagpunta ka dito sa Quickie by Shrinami Podcast. Yes, thank you din po sa, ano, sa pag-interview po sa akin. Oo. At very, kasi very. Kulit mo si Krishna. Kasi oo, kulit mo rin yung ibang mga guests dito. Na open talaga pag-usapan nung kahit ano, about, ano din. Siyempre, nabigay ka rin ng advice sa mga gustong maging nude model. Siyempre, hindi naman siya ganun kadali. Yes, hindi talaga siya ganun kadali. Pero parang pag ginawa mo siyang ano, fun, syempre. Oo, parang nandun yung love mo eh. Yung passion. Passion mo sa siya. Pagiging model. So, ano, habang tumatagal, parang nadadalian ka na. Habang tumatagal, nadadalian ka na. Pero, syempre, wala namang madali sa una. Kaya, kailangan mo din mag-suffer, kailangan mo din talagang, alam mo yung i-push mo talaga yung sarili mo. Kasi, tsaka confidence. Oo. Kailangan. Tsaka hindi lang model ako ah. Kasi, iniingatan ko din yung body, syempre nag-workout din araw-araw kaya pero kung nakikita ko din talaga yung kakalabasan sa katawan ko, mas lalo akong nagugustuhan mag-workout. Nice. If may mga gusto kang i-promote, ayan, promote mo na. Yun po, yung IG ko po is Skyline Arkidoa, and yung TikTok ko po is Arkidoa po, and FB ko po is Arkidoa din po. So follow nyo po ako dyan. Thank you po. Yeah, so subaybayan namin kung kailan ka next din magpupunta sa dudutan. Yes. Sa next ano, competition. And also yung mga photoshoot mo sa Instagram mo. Pinipost. Oh yes, IG ko talaga lahat na po-post yung... So, kung bastos ka... Follow niyo siya kung para update. Kung manya ka, medyo pwede ka sa feed ko. Matutuwa ka sa feed ko sa IG.
So ayun lang, tatapusin ko na itong Quickie by Shirinami podcast. Ayan, maraming salamat sa mga nanood nitong episode ito with Miss Arky. And don't forget to follow our social media accounts sa TikTok, Facebook, Twitter, and Instagram, and sa YouTube. Ayan, follow nyo rin ang Cream Pie Entertainment. Ayun, if may mga request kayo na susunod na guest, ayan, comment down below if sino yung mga gusto nyo. So yeah, yun lang. It's me, Shirinami again. Bye-bye!